sa mabuting kalagayan ngayon. Yung pag-usapan natin ngayon, guys, about na LDR relationship na malapit nang matapos. Kung anong mga relation ninyong pinag-ingat-ingatan. Ayan, guys. Nakarelate din ako nito kasi kaya na gawa ako ng video. Kasi ito yung nangyari din sa akin. Yung malapit na kayong ma-end yung relation ninyo. Ganito mangyari. Yung minsan na nasanay kayo na lagi kayong mag-uusap, lagi kayong magkumustahan. Tapos kung nasaan siya, parang kasama ka kasi iti-text ka niya, nandito siya, nandoon siya. Kasama na yung friend niya at saka ikaw din kung saan ka pupunta, magte-text ka sa kanya. Yung tipong na kahit malayo kayo, parang nandyan lang kayo sa isa't isa. Yung mag-good morning ka, importante yun. Yung kahit sandali lang, kahit ano, maligo ka, mag-ano ka, naliligo pa ako. Tapos yung tanghali, nagkain ka na ba? Tapos yung dinner, kumusta kayo ng kahit malayo kayo? Kasi ang hirap talaga yung LDR na relation. At saka, itong yung mangyari, number two, pag malapit na yung matapos yung relasyon ninyo, na parang, sa isip mo na parang nag-iba, nawala na yung good morning niya, yung nawala na yung kumusta niya, parang unti-unting na naglaylos siya sa'yo. Na kasi nasanay kang kaya isishare ko sa inyo kung nangyari naman sa inyo yun, naramdaman ninyo, para maagapan ninyo. Yung mawala na yung good morning niya, mawala na yung pa, yung nag-uusap siya, nagsalita siya na ang taas, na parang excited siya, na nawala na yun. Sintomas na yun na parang nag-iba na siya. Tapos kung tatanungin mo na nasaan siya, yung the time na yan, ang dami na niyang alibay. Ang yung pinakamasakit na number 3 na naka-online siya, nakita mo siyang naka-online siya, pero hindi naman ikaw yung tinetext niya. Yun ang masakit. Yun. Tapos, pag ititext mo, ang tagal na makareply. Pag i-ring mo, ang tagal ng makasagot. Sintomas na yon na may something talaga. Ito yung sa akin naman. Ayan, nangyari din yun sa akin. Na iti-text ko siya, tapos ang tagal i-call ko siya kasi minsan hindi na ako magpaalam kasi pag dito tayo sa abroad, long distance relation, yung oras natin parang lagi nating hinahabol. Hindi kagayan sa kanila na pwede naman, nandyan naman sila lagi kung may time lang sila, pero pag hindi nila talaga sinasadya nila talaga na hindi ka i-text or itatawag or hindi nila bigyan ng time, ayun ang mangyari. Kaya guys, pag pwede pa yung maanohan ninyo, pag-usapan niyo para hindi yun maano yung relation ninyo. Tapos yung panglima, yung tipong nawala na yung syempre mag-uusap kayo about sa love, about sa future ninyo, present, ganun. Tapos wala na yun. Parang iba na talaga. Kasi yun sa akin, yung nangyari, ang dami na may mga plano. Tapos nawala bigla. Kasi yung the time na yan na mayroon na pala siya. Nagtaka ako kasi
Nasanay kasi ako pagkatapos ng trabaho ko. Dati alas 11, hindi pa yan natulog. Naghihintay pa yan sa akin. Eh, nag-transfer ako ng ibang trabaho. Alas 8, alas 9, sa may time na ako. Eh, paano kami magkausap? Eh, alas 8 pa, alas 8:30, sabihin na nila, sabihin na niya, good night, na hindi pa kaya kami nagkausap. Kaya, ilang ano na yan, ilang buwan. Tapos, sinishare ko sa kaibigan ko na, bakit kaya ano nangyari? May something talaga yung ka-textmate ko. Kasi alas 8 pa, magsabi na siya sa akin, good night. Tapos, hindi na, wala na yung tawag, nakaano na. Tapos, tatawagan ko, sabihin niyang naiwan yung phone niya, nag-charge yung phone niya. Ang dami ng mga alibay. Kaya guys, kung naranasan din ninyo, dalian ninyo, pag-usapan ninyo, tanungin ninyo kung ano ba talaga, para kung wala na siya, at least alam mo na. Hindi yung hihintayin na lang niyang malaman mo na ganun. Ang sakit kaya. Diba guys? Okay. Thank you for watching. Please like and share. Hindi naman ako perfect, but happy lang akong makishare. I love you.